Yo, what's up? This is Zero Tactical, kapayapaan po para sa lahat. Bakit nasa ilalim yung camera ko? Wala lang, trip lang. Kukuwento ko sa inyo, kumain kami sa isang Sri Lankan restaurant dito sa may Isri pa. Tignan nyo na lang. Part 1 pa lang to, ha? Alright, let's go. Eto na mga katanod, punta na natin Gindari Sri Lankan Restaurant. Kaunti lang daw ang bilang ng Sri Lankan Restaurant dito sa Bahrain. Kaya halika na, try na natin to. Part 1 pa lang to mga katanod, ha? Yan, sample pa lang ng mga pagkain nila dito. Meron silang Mongolian rice, oh. Tsaka yung nasi goreng. Familiar kayo dyan, di ba? Tera, pasukin na natin. Aywa, Sri Lankan Restaurant. Halos wala rin namang pinagkaiba yung pagkain nila sa Bangladeshi at Indian food. Dahil kung ano yung kalimitang ginagamit nila na pangrekado, mga spices and herbs, ganun din naman sila. Pero ang napansin ko rito sa Sri Lankan food ay manapakalimit nilang gumamit ng coconut milk. Nakakatuwa dito sa Sri Lankan restaurant kasi ayan, tulad yan, makakakita ka ng mga imported na product galing sa kanilang bansa. Kaya kahit di ko na maintindihan yung sinasabi ni tatay ay binibidyo ko na lang talaga siya. Double chicken? Sri Lankan, no? Gary, oh. Fried fish, oh. Potato curry, sarap po. Nice. Yeah, potato curry. Hmm? Chicken curry nito. Oh. Fish curry, ah. Dal curry, oh. Dal curry, yes. Fish curry. Yeah, you already somebody? Chappi. Coconut, no? Fresh coconut. Sri Lankan milk toffee. In fairness, ang sarap niyan, Sri Lankan toffee. Napabili ako niyan. Sarap. Ito pa yung ibang Sri Lankan items pinakita ni tatay. Yung Sri Lankan coffee. Ah, Sri Lankan coffee, oh. Coffee. Imported talaga yan galing Sri Lanka. And fish. Okay. Biscuit. So, sila ng red rice. Ah, red rice, ha? Red rice. Alright. So, sila ng figal. Achat, sila ng figal, this one. Pickles? Yes. Galing. So, onion, and also. At talagang napakabibo ng tatay, hindi ko na maawat. Pati mga tea biscuits, tinuro pa sa akin. Wala ko ibang masabi kundi napakabait ng mga taong ito. Napaka-inviting nila. Talagang nakipagkwentuhan pa sa amin si tatay at maya-maya naman ay nandyan na yung aming order. Si tatay din ang nag-assemble ng aking order. Yan yung egg roti. Huh? This one not spicy. Not spicy. You want spicy or without spicy? Little, no problem. Little, okay. Egg roti naman daw kasi talaga ang isa sa pinaka-original na pagkain ng Sri Lanka. Megos ba yan? Di ko alam eh. Sila nakakalam yan. Titikim lang ako. This one, Sri Lankan egg bread. Ah, okay. Egg bread. Yes, inside for egg. Complete. Good, nice. We will eat more. Yeah, there is egg inside, oh. Mm. This is a bread, cook parota bread, roti or something. Yeah. Nice, yeah. Tapos nobody meron siyang laman sa loob. Nobody don't know. Indian also don't know how to make this one. This one? Yeah. It's originally, no? Yeah. Sri Lankan made. Yeah, inside life is not bringing. Napag-alaman ko na itong egg roti ay hindi kayang ma-imitate talaga ng ibang lahi or hindi kayang gawin daw ng ibang lahi ito. Sila lang daw. Ewan ko. Pero isa lang masasabi ko rito sa pagkain nila. Panalo to, Sri Lankan food. Ano tawag dito, bro? What do you call this one? Name? Yes, Barak. Egg para. Chicken curry with dal curry. Ah, chicken curry with dal curry. Yes, chicken soup. Sauce and dal curry. Parehas kaming egg roti yung in-order pero iba yung sarsa na nilagay sa kanya. Mas maanghang yung chicken curry na nilagay sa kanya. Mabigat sa tiyan ang style ng pagkain na ito. Ayos na ayos to sa mga nagda-diet. Tapos agad ako dito. Ang bigat sa tiyan. Masyaallah. Bigat sa tiyan. At sa tuwa ng babaeng may-ari, binigyan pa ako ng tinapay pero hindi ko na talaga makain. Wala na, hugas kamay na. Busog na ako. Ito kaya. Ayan o, toffee o. Eh siyempre eh, Sri Lankan made to kaya titigman natin. Masapak na ito. Abangan nyo ang part 2 nito. At sa second na ulit na pagkain namin dito ay umorder kami ng talagang mang malupitan na talaga. Matamis to matamis. Okay, see you sa part 2.